pagkain dulot ay buhay. Si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayun may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay aking laman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Saan nakatuon ang ating mga buhay? Mga kapatid, patuloy po ang ating pagninilay at pagpapaalala sa ating mga sarili bilang isang bayan ng Diyos sa ating poong Jesus Nazarenong nagpapakilalang tinapay ng buhay. Kung ang tinapay ng ating pang-araw-araw ay para tugunan ang gutom ng katawan, ipinakikilala ng ating poong Jesus Nazareno ang kanyang sarili bilang siyang tugon sa gutom ng ating kaluluwa. Bilang ang siyang hinahanap talaga natin. At sa kanya nakikita hindi lamang ang kahulugan ng ating buhay, kundi ang ninanais natin na pakikipagkaisa sa Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya naman, no, upang maunawaan siya, syempre hindi siya agad mauunawaan ng mga nais sumunod sa kanya. Kaya hinalintulad niya yung sarili niya sa manna. Dahil alam ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang kwento ng kanilang angkan na noong sila ay naglalakbay sa disyerto, may panahon na sila ay humingi ng pagkain sa Diyos. Dahil syempre, nasa disyerto sila, mahirap maghanap ng pagkain para sa napakaraming tao. Bilang tugon ng Diyos ay nagpapaba ng tinapay o ng manna ang Diyos mula sa kalangitan para kainin nila sa kanilang paglalakbay. No? Pero
Sa paghaling tulad nito, sinabi na ating Pungesos Nazareno, pero kung yun ay mawawala rin, kung yun ay lilipas din noon, nung kinain nila, nung sila ay nabusog, hindi na nagtagal ang manna. Kung yun ay lumipas, siya bilang tinapay ng buhay ay pang magpakailanman. At ang pinangangako niya ay hindi lamang kabusugan ng katawan na pang pansamantala. Pero yung pagkabusog, pagkabuo ng kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung yung mana dito sa buhay na ito, tumatagal, lumilipas, siya pang magpakailanman. Kaya magandang tanungin po, no? Sa paghahalin tulad nito, tinatawag din tayong ipaghalin tulad yung ating buhay. San ba siya patungo? Doon lang ba sa tumatagal? Doon lang ba sa lumilipas? Tulad ng kayamanan? Tulad ng reputasyon? Tulad ng maasensyong buhay? O doon sa walang hanggan? Madalas po nating isipin na magkabaliktad ito, no? Na yung isinuko lang lahat ang siyang magiging o siyang makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Kailangan mo maging sobrang hirap, kailangan mo isakripisyo lahat. Parang wala kang karapatan sa mabuting buhay kung nais mong sundan ang ating pong Hesus Nazareno. Hindi po ganun. Kung tutuusin, ang tanong lang po nito ay ano ba ang mas mahalaga sa iyo? Kasi mabuti naman na magkaroon ng kayamanan dahil pwede mo siyang ibahagi. Mabuti naman na magkaroon ng magandang reputasyon, magandang pangalan. Kasi minsan nagagamit mo rin yun, o mas madalas nga dapat, nagagamit mo yun sa paggawa ng mabuti. Yung mga bagay na meron tayo dito sa mundo ay sana'y nakatutulong sa atin tungo sa kabanalan. Pero minsan, pinipili natin yun. Doon natin inaalay ang lahat ng lakas, lahat ng panahon natin, at nakakalimutan na natin ang siyang tunay na punto ng buhay. Sinasakripisyo natin yung mga sarili natin sa maling bagay. Pinagtutuunan natin ang lakas at panahon sa mga maling bagay na nawawalan na tayo ng panahon at pagkakataon para dun sa siyang mahalaga. At ang panawagan ng ating pong Hesus Nazareno na sana yung ating buhay ay nakatuon sa Kanya. At ang lahat ay dinadala natin sa Kanya. Siya ang mauuna. Yung kung anong meron tayo para sa Kanyang paglilingkod. Para sa Kanyang ikadarakila. Nang sa gayon, yung ating buhay ay patungo sa tamang direksyon. Sa kung ano yung pang magpasawalang hanggan. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa mga pinagkakaabalahan din natin sa buhay ngayong araw, hingin natin ang biyaya mula sa ating pong Hesus Nazareno ng tamang pagpapasya. Na ang lahat sana ng ating yaman, lahat ng lakas, lahat ng ating pinagkakaabalahan ay paghahanda sa pagtanggap at pagsunod sa ating pong Hesus Nazareno sa araw-araw. Nang sa gayon, sa bawat hakbang, sa bawat araw na ginawa niya, ay papalapit tayo ng papalapit sa Kanya. Unti-unting tinatanggap siya bilang tinapay ng buhay na pang magpasawalang hanggan. Mahal na pong Hesus Nazareno, ikaw ang tinapay ng buhay. Maawa ka sa amin.